give you the treasures and riches stored in secret places. Isaiah 45 verse 3. Welcome back to our channel, Suri Gausan, for another minute of treasure marker analysis. At bago pa man ako'y magbigay pugay muna, shout out sa lahat ng ating mga katiets dyan in abroad, OFWs, Filipino contract workers, kahit saan sa mundo kayo ay bayani at superheroes. Shout out sa lahat ng ating subscribers dyan in Canada, California, Australia, United Arab Emirates, in Doha, in Qatar, Riyadh, in Saudi, also in Indonesia, Malaysia, Korea, Taiwan, and of course, how can I forget my avid subscribers right here in the Philippines, Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta kayong lahat, guys? At mamayang gabi ako'y magpaparaffle na ng itong magandang magnetic lensatic compass or souvenir or remembrance nyo galing sa akin. At tatlo ang manalo niyan, guys, instead of isa lang ay tatlo ang manalo niyan. Mamayang gabi at i-announce ko by Monday ang mga nanalo niyan. Alright, at ang tanging gawin lamang para makahabol sa ating paraffle ay isubscribe itong MT Suarez TV at ang late father's channel ko. Yan ay channel ng father ko na namayapa na The Golden Boy Real Guide to Treasure. And of course, don't skip any ads that will appear on your screen or monitor kasi dyan tayo kumukuha ng mga papremyo. No further ado, right now, let's continue with our treasure analysis. Ito'y picture na padala ng ating katiyat somewhere else. Right here in the clip. Ito ang kakaibang klaseng triangle na mayroong guntot at linya sa mga dulo nito. Ating tunghayan kung paano hanapin ng treasure sa ganitong treasure marker. So, ano ba ang kahulugan ng triangle na ito, guys? Atin isa-isahin ang meaning ng triangle na ito. Sa palagay nyo, ilan kayang treasure ang meron ito? Okay, so atin i-trace ang mga guhit. So ganito ang itsura nitong triangle na to, guys. Dito muna tayo sa isang meaning niyan. Itong side dito, guys, ito. Itong nakaturo doon sa unahan. Ang meaning nito is treasure behind the rock or a tree. Meaning to say, mayroong kahoy dyan or bato sa banda rito na nandoon sa kanyang gilid or baba ang treasure na kabaon. So meaning to say, mayroong dalawang treasure dito, guys, kasi dalawa yung extended line. Ito namang curve, isa yung treasure dito sa isang malaking bato or kahoy. Kasi ang ganitong sign is treasure behind the tree or big rock. Ang ganitong sign, itong triangle na mayroong nakaganyan. Or baliktarin natin, ganito na triangle, itong may lawit, ito sobra. So treasure behind the old tree or big rock. Ngayon, itong isa namang triangle dito, guys. Kasi parang dalawang triangle bali ito na symbol. Ito namang isang triangle dito which is nagka-curve yung kanyang extended line. Ang meaning niyan ay treasure behind the bent tree. Ang meaning ng bent, yung baluktot na kahoy. Bent tree. So, meron na namang kahoy dito, guys, na sabi ng nagbaon ay baluktot. Treasure behind the bent tree. Sa baluktot na kahoy na old centennial tree. So, dito yan, guys. Merong kahoy dito. And then, sa likod. Dito sa likod niya. Hanapin ang item.
Ngayon, ano ba ito, guys? Ano ba itong hole dito? Ang general meaning ng hole na yan, kapag mayroong hole sa every sign, example, minsan ang hole ay nasa gitna yan ng triangle. Minsan lumalabas tulad ng dito. Ang meaning yan ay item. Mayroong treasure behind the rock or tree in triangulation form. So, naka-triangle ito sila, guys. Dito sa unahan, meron din ito bato. And then, dito, merong kahoy. And then, meron din kahoy dito. Kaya, ito yung naka-triangle sila, nagaganyan. Itong item dito, yan ang hahanapin natin. Hindi ibig sabihin na dito maghukay para sa item. Ito lang ang kanyang parang reference point na dito ka tatayo or dito ka mag-station at titingin ka doon sa north at titingin ka dito sa east and then west. Kaya napaka-importante, guys, ng kompas. Kasi kung atin yan lalagyan ng direction, kung titingin ka doon, that is north. Itong parte dito ay north. And then sa likod mo, yan ay south. And then kung titingin ka dito sa iyong kaliwa, i-cross natin ito. Ito ay east. Dito ay east. And then banda rito ay west. So, itong treasure dito sa kahoy, itong kahoy dito, sa likod niya yan ang treasure sa west. At itong kahoy naman dito, na baluktot, yan ang treasure sa east. Ngayon, meron pa kayang treasure sa north. Pwede rin tingnan nyo doon, guys, sa north. Punta kayo dyan, i-check nyo ang bato na yan. Kung may bato dyan na malaki sa norte, ang layo niyan karamihan ay 2 times the distance galing dito, papunta rito, ay 2 times distance yan, meaning isa, dalawa. Meaning, kunin mo ang sukat nito, guys, sa inches. Itong butas dito tsaka ito, kunin mo sa inches. Kung tingnan natin yan, parang 5 inches. So, hakbang ka ng 5 dito, 5 meters. So, ang 5 inches ay magiging 5 meters. So, estimate ko lang yan. Pero kung ang distance nito, guys, ay 7 meters or 7 inches, kung sukatin nyo ito ng ruler, itong hole papunta rito, kung 7 inches yan, meaning 7 kahakbang papunta rito, and din hakbang ka naman ulit ng 7, ay may makikita ka sa unahan na isang bato na marker nila sa triangulation. Kasi pag triangulation, pag triangle sign, meron yan naka-triangle na mga bato na posisyon. And din sa gilid, dito yung kahoy, yung isa dito yung kahoy. Hindi lahat nilalagyan nila yan ng kahoy. Meron lang isa or dalawa. Pero meron talagang bato na nagka-triangle na malalaki. Yan ang kanilang mga marker. Okay, kaya para klaro ay puntahan natin ang aking drawing. Doon tayo mag-decode ng distances. Okay, so ito na yung drawing ko, guys, about the triangle marker. At balik tayo sa ating drawing. Ito yung hole na nag-symbolizes ng item at ito rin yung hole na kung saan ay dyan ang station point. Dyan ka tatayo at sukatin mo ito papunta rito ng ruler. So kung lagyan mo yan ng ruler, siguro nasa sa estimate ko ay nasa 5 inches
hanggang dito sa itong line dito. So kung 5 inches, i-convert natin yan sa meter, sa ratio ng meter ay 5 meters yan. Kada inch ay 1 meter. So ang mangyari ay galing sa bato ay galing sa marker diyan ito, galing dito, humakbang ka ng 5. Hakbang ka ng 5 papunta roon. And then sa 5 ay meron kang makita diyan na isa pang marker. Ulitin natin sa 5 meters na hakbang mo papunta rito ay in actual ay hakbang ka doon papunta ng 5 meters sa unahan ng bato. Example, kung ito yung bato and then dito ka nagkatayo, hakbang ka doon ng 5 meters. So kung ang 5 meters ay hanggang dito, ito na yan, hanggang dito. Kasi meron pa siyang triangle dito. Itong dulo ng triangle, yan ang 5 meters papunta dyan. So hakbang ka ng 5 at titingin ka ng kung merong bato. At kung merong bato dyan sa 5 meters, example, ito yung 5 meters. Pag merong bato dito, tingnan mo kung anong mga sign. Kung may makita kang sign ng treasure, mga arrow, meaning to say, meron ding treasure dito. Ngayon, kasi parang ano lang ito, guys. Kung magtaka kayo, bakit palaging triangle ang sign sa treasure marker? Kasi ang triangle, yan ay part ng layout ng treasure site. Kasi apat talaga yan na direksyon sa compass. Tingnan natin, ha. Kaya triangle yan, kasi yan ay nagtuturo yung triangle ng mga direksyon sa compass. Example, ikaw ito, and then nakuha mo na ang center. Ito yan ang center. So atin yan lagyan ng lines. Ito rin papunta doon. So meron ka nang makita na direksyon ng compass, north, west, and east. At eksakto na sa east side palagi makikita ang treasure. Kung wala sa east, nasa west. So meaning to say, mayroong posibilidad na ang treasure talaga dito ay nandito sa mga nakalawit itong mga ito. So ang ibig sabihin ng triangle na may nakalawit, na example ganyan, pos ito'y diritso na ganyan dyan. Ang meaning nito ay treasure behind the tree. Pag ganyan. So mayroong kahoy dito, guys, or tree or big rock. So dito sa banda rito, mayroon ito kahoy dito. At sa likod niyan ang item behind the tree. Ngayon ito naman, itong triangle dito, guys, iba na naman ang meaning ng triangle na parang nagaganyan. Yung parang buntot ng aso. Ang meaning naman ito, itong nakaganyan, yan ay treasure at the bent tree. Yung baluktot na kahoy. Kaya hanapin nyo dyan yung kahoy na baluktot na old tree na nakaganyan, at sa likod ng kahoy na yun. Ngayon, kung ating iposisyon ito, guys, kung tingnan nyo, naka-triangle ito. Kaya triangulation method. Kaya palaging triangle ang sign sa symbol. I make that ang marker sa treasure ay palaging triangle. Nakaganyan kasi yan. Triangulation. At sa south, sa bandang south, ay ikaw ito. Itong south na opposite ng north. Nakaganyan din yan.
ay ikaw itong nasa south. Kaya eksakto ang kompas. Meron na siyang apat na direksyon ito. Kasi hindi magbaon ang mga hapon basta't itong medyo may halaga o malaking, basta't malaking treasure, gumagamit sila ng kompas pag sila'y nagbaon. Pero kung yung panahon na nagmadali na sila, yung hinahabol na sila ng mga Amerikano, noong lumubog na ang kanilang mga barko sa banda sa Leyte, diyan sa Dinagat Islands, sa Siargao, karamihan diyan ay sinuksok lang ang mga ginto sa mga bato na may butas. Kaya treasure in the rock, inside the rock. Kaya, kasi nagmadali na sila, walang time para maghukay. Kaya humanap na lang sila ng mga malapad na bato na may butas, tinakipan nila. Talagang mababaw ang mga treasure diyan sa mga isla. Pero itong tinatawag na engineered site or engineered tunnel, yan ay ginagamitan ng kompas. Lahat yan, may direksyon talaga yan. At ang mga item ay naka-inline talaga yan sa east, meron sa east, meron minsan sa north, meron sa west. Karamihan ay east at west. Opposite talaga yan, karamihan, nagaganyan. And then ang minsan ang north, minsan yan ay station point at dito ka naman titingin sa south. Pero minsan ang north at south ay meron ding laman. Sa ibang klaseng treasure layout, lahat ng points ng kompas ay nilalagyan nila ng laman. Dito sa north, nilalagyan yan. At kahit sa Imperial Treasure Site, kahit gitna, ang gitna nito, meron tinatawag yan na central shaft. Yung central shaft ay meron akong layout na ganyan. Sa central shaft niya ito. And then ito yung west, meron ding nakabaon dito. Ito yung east, meron ding nakabaon. At ang purpose ng central shaft ay doon sila dadaan. At meron yan tunnel papunta dito. Papunta din sa west. Meron yan tunnel para madali ang pagkuha. Ganyan. At minsan meron din sa south. Papunta rito sa south. Pero karamihan ay triangle lang talaga yan, nagaganyan. Karamihan ay tatlong deposit lang sa isang treasure site. Minsan lang mangyari na mayroong center shaft itong dito sa gitna. Pero mayroong nangyari na ganyan sa isang Imperial Treasure Site. Mayroon silang central shaft na mayroong ding laman. Sa Luzon yata yun, yung Teresa 2. Yung hinukay doon noon sa kapanahon ni Marcos. Merong central shaft ang engineered treasure site. Pag sinabing engineered, malalim talaga yan at merong mga simento. May mga treasure vault na gawa sa simento. At napakalalim. Nasa 20 to pinakamalalim ay 50 meters underground. Okay, so meron pa akong isang drawing dito guys para mas maintindihan. Ito yan. So nilagyan ko na yan ng kahoy para maintindihan nyo ito. So ito na yan ang parang area. Pero hindi nyo makikita itong triangle guys. Ang triangle na ito ay ito yung nakamarka sa bato. At ang bato dyan sa area ay nandito lang yun, maliit lang yun. Bali, ang bato yan ay layout or ang bato ay mapa na yan. At palakihin mo lang ang bato ng times 1,000 times, palakihin mo yung symbol sa bato at marker, ito na yung nangyari. Meaning to say, yung sign kanina na maliit lang na nagaganyan, triangle. Ayan. Kung atin yan i-magnify sa malaki at ilagay natin sa lugar doon, ito yung lalabas na kanyang parang kanyang layout. At ito yung sinasabi niya na titingin ka sa north. Ayan. Ito yung north.
And then kung nandun ka sa north na naman ay hanap ka doon ng marker. Kung mayroong malaking bato dyan ay titingin ka naman sa west. Kaya i-cross mo ito. Ayan, ito yung east. So galing dito, kung nandito ka na, titingin ka na naman dito sa east. At titingin ka rin sa west. At hanapin mo itong baluktot na kahoy, ito. Kasi ito yung sinasabi sa sign na ito. Triangle na nagaganyan. Yan ay treasure at the bent tree. Treasure sa baluktot na kahoy. At itong triangle naman dito guys sa kabila ay nagaganyan lang. Diretso lang itong linya dito. Hindi baluktot. Treasure behind the tree. Ayan. So merong kahoy dito. Hanapin nyo lang ang kahoy. Siguro wala na. So magtanong-tanong na lang sa mga matatanda sa lugar kung saan nakuha o saan nila nakita ang kahoy na baluktot at isa pang kahoy na malapit sa bato na yan na marker. At ano ba ang layo galing sa bato? Kung ito ang bato guys, dito maliit lang yan. Karamihan na layo niyan ay nasa kasi ito dito ay 50, nasa 20 meters yan. 15 to 20 meters. Itong mga dulo ng mga triangle guys, kung ating tusukatin, karamihan yan sa aking experience, itong mga dulo ganyan, ang distance niyan ay nasa 10 to 15. Ganon din dito, 10 to 15, 10 to 15. At kung hatiin natin ito, pareho ito triangle ang itsura. Ito ay triangle, ito ay triangle din. At karamihan din sa treasure, sa dulo ng 15 to 20, meron tong mga bato dito guys, nilalagyan niya ng mga bato. Sa dulo niyan ay, ang direksyon niyan dito ay east. So sa unahan niyan, nasa galing sa dulo ay magbilang ka na naman ng 10 or 15, papunta sa east, 15 meters, ay matagpuan mo yung kahoy. Ganon din dito guys. 10 to 15 meters ay meron na namang kahoy na siguro sa panahon ngayon ugat na lang yan, pero ito ang tandaan nyo sa triangulation, meron talagang bato ito. Kaya itong mga dulo nito guys, ito meron yang mga bato dyan na malaki. Ito naka-triangle palagi yan ang kanilang posisyon, pero ang mga distansya nito ay nasa 15 to 20. Ganon din ito dito at ganon din dito. Kaya magtaka kayo bakit merong triangulation. Yan kasi ang palaging layout ng Japanese treasure, yung triangulation. Kasi ang triangle, yan ay kalahati ng square. Ang square, yan ay perfect layout ng apat na direksyon. Yung west, east, north at south. Kaya kung hatiin natin ang square, ang lalabas sa square kung hatiin natin ay triangle. Example ito, pag hatiin natin, ito yung triangle. At karamihan dyan ang bato ay nandito sa mga dulo ng triangle. Sa triangle layout. Kaya ang compass ay napaka-importante. Kaya yun ang aking bukas ako mag-raffle kami dito sa aking mga kasama. At i-publish ko by Tuesday or Monday ang manalo. Merong tatlong manalo ng kumpas. Magandang kumpas ito, lensatic. Meron siyang parang lens na mag-magnify yung mga degrees, yung direction. Maganda siya. Parang military kumpas at gawa sa metal. Okay guys, so ano ba ang, saan ba hukayin ang treasure dito? Okay, so balik tayo. Ang sabi sa symbol ay treasure behind the tree. So kung matagpuan nyo itong baluktot na kahoy, sa likod niya dito, dito ang hukay guys. Ayan, dito naman ay sa likod niya ay dito rin ang hukay. At ano ba ang lalim niyan?
Pag yan ay engineered na site, malalim yan. Pag marami sila dyan na na-assign na naghukay noon, kung nasa isang batalyon ang na-assign, meaning to say ay malalim yan. Nasa ang mga giveaways, basta ang nagbaon ay mga engineering batalyon o yung isang batalyon ng Japanese Army, pag sila ang nagbaon yan, ang lalim ng mga giveaways ay nasa 3 to 7 meters. Ayan, malalim na yan. 3 to 7 meters. Ngayon, dito sa layout ko ay dalawang item lang ang nakita ko. At ito'y lahat giveaway lang itong dalawa. Pero kung ito'y engineered Imperial Treasure Site, pag may-ari ito ng Emperor or General, meron niyang isang big deposit. Ngayon, ang big deposit niyan, guys, it's either, paano ba hanapin ang big deposit? Ngayon, natagpuan na natin yung small deposit, which is ito, at saka dito, sa likod ng mga kahoy. Ngayon, ang big deposit ay nasa north or south. So, yan ang hanapin nyo, guys, dito. Sa north, hanapin nyo yung malaking bato. At kung mayroong malaking bato dyan, tingnan nyo ang mga markers. Kung mayroong arrow, mga heart sign na nagturo, doon maghukay. Kung saan nagtuturo ang mga heart sign at arrow. At kung mga treasure under na mga sign, tulad ng mga square box na mayroong dot, triangle na may dot sa gitna, yan ay treasure under. Pwede nyong hukayin under sa big rock dito. Pero malalim yan. Kasi big deposit. Merong mga booby trap yan. Merong water trap. At kung walang bato dito, guys, wala kayong magkita dito na bato na may marka, dito kayo mag-check sa south. Bali sa likod ng bato na marker ay maghakbang na naman kayo ng 5 meters to 10 papunta rito. I-check nyo ang likod. Pag mayroong bato dyan na mayroong mga kakaibang marka, meaning to say, yan na ang big deposit. So, ang big deposit, it's either here, sa north or south. Okay, guys. So, yan lang muna sa ngayon. Sana ay nakakatulong ako. Ang dalawang ulo ay mas magaling kaysa isang ulo. Two heads is better than one head. Kaya, wag lang kayo aasa sa aking decoding. Ang aking decoding ay gawin nyo lang na parang reference. Kumuha kayo ng idea. At yan ay i-combine nyo rin sa inyong sariling analysis. Kasi lahat tayo ay merong third eye. Yung third eye natin ang mag-guide sa atin kung saan tayo maghukay. Okay, ako'y magpaalam na. Stay safe. At huwag sirain ang environment. Pag maghukay, ibalik natin yung ating mga nahukay na lupa doon sa butas. And don't stop chasing for your golden dreams. Ciao for now.